Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. And welcome to SNJ Mushroom House. Ayan guys. So, ito po yung mushroom house namin made of nipa. Ayan. Maliit lang po siya. Okay. So, mga ito naman ay yung mga fruiting bags. Ayan. So, ito po i-deliver na namin bukas. Mga to. So, kasi fully ramified na siya. Ready to fruit na. Okay, guys. So, for today's video, guys, we're going to share with you kung paano magsabit ng fruiting bags, kung paano alagaan yung mga fruiting bags, and kung paano ang pag-harvest. Okay, so, pasok na tayo. Ayan. Okay, so ito guys. Ayan, so andito yung aking pinsan kasalukuyang nagsasabit ng fruiting bag. Hello guys, kumusta kayo? Ayan guys. So ayan. So ganito, ganyan lang po siya. So kailangan natin ng dalawang piraso ng kawayan. Ayan, ganyan. Tapos of course rope. And then ito po, nylon. Nylon. So ganyan lang po siya. Ayan. Nylon. Ito po, ang purpose po nito ay upang i-hold yung mga fruiting bags natin. Dati guys, ang ginagamit namin ay alambre. Asan na yung alambre natin, insan? Where is our alambre? Alambre. Pero, ang pansin namin na pag gumamit kami ng ganun, minsan may nabubutasan ganyan. So naisip namin na ito, why not use ito na lang, tong nylon, kasi mas maganda pa nga siya dahil mas madali magsabit, and then madali rin magtanggal ng fruiting bags in case na may na-contaminate, and if ang mga fruiting bags natin ay hindi na productive. And so ganyan lang po siya. Okay, sample. Yan. Saan? Lagay ng ganyan. Okay, so yan. Lagay. So, bali, ang mga ito pala guys, ay yung tinamnan namin kagabi. Dahil wala kaming incubation room, kaya dito na namin incubate. And since madali lang naman siyang kwan, hindi naman problema if may, in case naman yung na-contaminate, kasi nga, ito, sabi ko, madali lang siya tanggalin. Ayan. So, ganyan lang po siya. Kailangan punuin muna hanggang doon. And then, next ulit, patong, ganyan. Ipakita ko nga lang sa kanila hanggang sa kwan. Okay, so ayan po siya. Tapos, depende sa gusto natin kung gaano kadami yung gusto natin. So, pwede natin na siyang itaas. So, ito na po yung sinasabi ko na magandang dulot nitong paggamit nito. So, pwede natin siyang i-adjust. Ganyan. Ayan. And then, i-lock lang po natin na ganyan. So, 1, 2, 5. This 5 fruiting bags. So, ganyan lang po siya. Ayan. Para ikita ng ating mga fruiting bags. Ayan guys. So, malapit nang matapos. Ayan. Dalawa na lang. Okay. So, ayan. So, antayin na lang natin dito guys na mag fully white lahat. Mga 3 to 4 weeks. Magiging asa na yung kwan? Bigyan mo ko ng magiging fully ramified na po siya ganito. And then ito ay sasabit na ulit natin, ready to fruit na po siya. Then pag once na inopen natin, after 3 to 5 days mamumunga na po siya. Ayan. So po ito, ang size pala nito guys ay 6 by 12, at meron din bali dalawa po ang gamit namin, 6 by 12, and ito naman ay 6 by 10.
Yan. Okay guys, so since tapos na tayo naghang, ayan, so ganyan lang po siya. Ayan. Ang next naman na i-share namin ay kung paano alagaan yung mga fruiting bugs or yung mga mamumunga na. So, eto na. Hindi na naman aking pinsan. Ayan. So guys, ito po, hindi na kami naglagay ng PVC. Yes. Ayan. Ito, ready to fruit na po siya. Tatanggalin lang natin yung rubber band. Tapos, open natin siya. At ipo-fold yung plastic. Ayan. Ayan. So, ganyan lang po siya. Open lang po. Buksan lang natin. So, wala na po itong, wala itong PVC. Ganyan. Before kasi, naglalagay kami ng PVC. Pero, okay naman siya kahit wala ng PVC. Sak para less gastos. Tipid pa. Nakatipid tayo. So, ganyan. And ang ginagamit na rin pala namin guys, instead na rubber band, ay gumamit na kami ng Sanrio para mas madali siyang tanggalin. Ah, ito pala guys, ang nagamit na binhi. Ayan, pakita mo nga insan. Ito, so kailangan pa yung sorghum. Yan, so dahil sorghum ang nagamit na binhi dyan. Ito guys, yan. So kailangan natin siyang tanggalin. Kasi minsan guys, ito yung ang sorghum yung ang nagko-cause ng contamination sa ating fruiting bugs. Ayan. So, kailangan nating tanggalin. Ayan. Okay, tanggal na. Pero kung ang ginamit nating binhi ay palay, hindi na natin siya kailangan pang tanggalin. Ayan. So, ang mga to, ayan ang sabi ng pinsan ko, once na in-sprayan na natin, after 3 to 5 days ay mamumunga na. Ayan, so. So, ayan guys, tapos na. So, ganun lang po kadali. Kailangan tanggalin bago pag ready to fruit na, tanggalin muna natin yung if may PVC, kahit pwede nating hindi tanggalin, pwede rin naman nating tanggalin, ganyan, i-open na lang natin siya. And then so pag after 2 weeks na po natin na pag-harvestan and hindi siya makita. Pag sobrang white na po dito sa likod niya. Ayan. Pag ganyan na po siya, super white. Pwede na rin natin siyang ganyan po. Open. I-open lang natin siya sa likod niya. At lalabas din po dito yung mushroom. Ganyan. Ayan. So, ganun lang po kadali. Ayan. So, ngayon, ang next na i-share namin sa inyo ay kung paano mag-harvest at mag-scrape ng mga fruiting bugs. Yung mga old na, yung dati nang pinag-harvestan. Ayan. So, dito naman tayo sa... Ayan, Sasha ko. Next. Ayan, guys. Ito. Ang aking mini basket. Ayan. So, share niya kung paano mag-harvest. Ito, guys. Pwede na natin siyang i-harvest. So, kailangan natin... Ano yun? I-twist. Ayan. Tapos, hilain. Ayan. Para so, ganun lang siya. Sa pag ganito pala guys, pag ganito na yung hulog siya. Pag ganito na yung kwan, over kwan na po siya. Overgrown na po siya kasi ayan, saka na dry kasi sobrang init, hindi ako nakapagdilig kanina. Ayan. So dapat guys, pag ganitong mainit ay at least 3 times tayong
magdilig ng ating fruiting bags pag medyo malamig, kahit isang beses lang. Ayan, so ganun po siya. Harvest, harvest, ganyan. Ayan, harvest, harvest. Ayan, so after natin mag-harvest, tuturo naman namin kung paano mag-scrape. Kasi itong mga to ay old na po siya. Mga lumang bags na. Mga almost... Ito, hindi pa. Saka ito, guys. Uh-oh. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Palakihin muna natin. Bukas. Bukas, pwede na to. Tapos, kailangan ispray pa rin natin siya para lumaki siya. Oh, mamaya, ikuha niya kung paano magdilig. Yung mag-scrape muna in sun. Okay. I was sure, ikuha. Pag mag-scrape or pag-uwan na, kailangan... Guys, dry na po yung nasa ibabaw niya. So, kailangan natin siyang i-scrape. Tanggalan lang po natin siya. Konti. Dito lang sa ibabaw para tutubo ulit siya. Oo. Parang mga ganito. Ayan, dry na siya. Kailangan lang natin i-scrapean. Saka pag mag-harvest ka at pag may naiwan pala, kailangan tanggalin. Lahat ng tangkay ay matanggal para pag mag-dilig ka ay tawag nito, walang mabulok. Kasi minsan pag may mga angkos pala nung may madaming flies sa kanilang mga mushroom ay yung madaming nabulok na fruiting bags, or minsan din yung mga may natirang tangkay ng mushroom, hindi natanggal lahat, nabubulok. Kaya nag-a-attract ito ng mga flies. Ayan, scrape lang natin. Scrape. Ayan. Okay, so ang next naman ay kung paano mag-dilig. Ito insan. Ito po ang gamit namin. Ayan, meals. Para miss kwan siya. Gino. Nabombahan na ba to? Bomba. So, if ganito po ang gamit nyo, pwede nyong piyawan dito sa bunganga niya. Pero pag yung horse, dito lang po siya. Kasi, para maiwasan yung kwan. Pag nalagyan kasi sa loob, ay mabubulok. Mabilis na mabulok yung ating fruiting bag. So, kaya, mas maganda na ganito po yung gamitin natin. Yan. So, ganyan lang. Padaanan lang konti, pahapyawan. Yan. Ito lang po sa harapan. Yan. Hindi po natin kailangang basahin masyado. Oo. So, ang total na babasahin na lang natin ay itong flooring para lumamig dito sa loob ng ating mushroom house. Pwede rin nating diligan sa likod, guys. Yes. Para lalamig pa siya. Hindi ako makita kasi... Isprayan mo na ako! pwede rin sa taas niya. Yes, ganyan. Kahit yung mga dami, yung wall, pagdamit yung pagtela. Yung tela ang ginamit nyo. So, pwede rin tayong gumamit ng tela, guys, na pang wall. If wala kayong nipa or hindi walang hollow blocks, pwede kayong gumamit ng tela. Ayan. So, ganun lang po ang pag-aalaga ng mushroom. Sana po, marami kayong natutunan sa amin ngayon, sa araw na ito. And we hope that you like our videos. Maraming salamat. Thank you po. Bye-bye. See you on our next videos. Punta naman kami ngayon sa aming farm.